Yo! Isa na namang maikling vlog para sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang pagkakaiba ng Old World Tarantula sa New World Tarantula. Simulan natin. Ano nga ba ang Old World Tarantula? Ang Old World Tarantula ay walang mga urticating hairs o yung mga makakating buhok na matatagpuan sa katawan nila na malimit matagpuan sa kanilang abdomen. Mas kilala rin sila na mas direktang umatake sa magtatangkang mag-istorbo sa kanila, lalo na syempre sa wild. Pinaniniwala ang may malakas silang venom, mas mabilis kumilos, mas defensive sila kumpara sa mga New World Tarantulas. Maraming reports sa iba't ibang hobbies, sa iba't ibang panig ng mundo na sila ay nakagat di umano ng Old World Tarantula at ito ay nag-cause sa kanila upang ma-hospital. Ang muscle traumas ay severe muscle cramping, nahihirapan sa paghinga, nagkaka-fever din sila at minsan ito ay delayed na lumalabas mga ilang araw pagkatapos makagat. Sila ay matatagpuan sa Eastern Hemisphere na kinabibilangan ng Asia, Africa, Europe, and Australia. Ang mga New World Tarantulas naman ay mas madaling nakikilala dahil sa mabagal nilang pagkilos. Sila ay mga slow-moving tarantulas na sobrang mabalahibo at tipikal na ikukumpara ang kanilang kagat na singlakas daw ng mga sting ng bees. Sila ay natatagpuan din sa Amerika at ang primary means of defense ng mga ito ay ang kanilang urticating hairs o yung makakating balahibo nito which can cause skin irritation and other typical symptoms in humans. Ano nga ba ang urticating hairs? Ito ay parang mga barb hairs na nagko-cover sa dorsal view at posterior surface ng mga tarantulas sa kanilang abdomen. Alam nyo ba na ang urticating hairs ng mga tarantula ay hindi nila taglay sa kanilang kapanganakan? Bali, nagpo-form ito each and every molt or yung pag-shed off nila ng skin. Ang Chilean Rose Tarantula at Mexican Firelick ay isa sa mga halimbawa ng New World Tarantulas. Yun, maraming salamat sa panonood ulit ng Gurby Exotics. At yeah, please like and share and subscribe. Peace!